Andito na naman tayo para magluto ng sinigang. Ang mga ingredients natin ay medyo kakaiba. Gagamit tayo ng asparagus dahil sale ito. Mga mura lang, 2 pirasong sili, 1 pirasong kamatis, onion, ribs, at itong iceberg lettuce. Pwede rin tayong gumamit ng ibang lettuce, pero ito kasi sale din, kaya siya ang gagamitin natin. Simulan na natin. Unahin nating hiwain ang sibuyas. Kahit anong hiwa, okay lang yan. Sunod ang kamatis. Uunahin natin silang igisa para yung katas ng kamatis sumama sa sabaw. Okay lang medyo malaki kasi pipisain din naman natin siya habang ginigisa. Painitin na natin ang kawali. At uunahin natin igisa ang kamatis at sibuyas. Lagyan lang natin ng konting cooking oil. Lagyan natin ang sibuyas. Haluin. Tapos ang kamatis. Lagyan na rin natin siya ng patis. Tansyahan lang. Hop. Para may lasa na siya. Dudurugin natin yung kamatis. Takpan muna natin para mabilis maluto yung kamatis. Pag mainit na, pwede na natin pisain yung kamatis para lumabas yung patas niya. Masasarap ang ating sinigang pag ginawa natin ito. Pagdurog na ang ating kamatis, ilalagay na natin ang ating ribs. Pork ribs. Haluin lang natin siya para kumapit yung lasa at yung kamatis sa ating ribs. Pag nasangkot siya na natin, lalagyan na natin siya ng tubig para lumambot na yung ribs. Lagyan na natin ng tubig. Tapos, takpan natin. Antayin lang natin siya kumulo. Habang inaantay natin siya kumulo, maghihiwa na tayo ng mga gulay. Sili, hiwain ko yung 1 peraso lang. Yung 1 buo. Para kumapit yung anghang. Dahil sale lang asparagus, sasamahan ko siya nito. Tanggalin lang natin yung mga dulo. Tsaka hatiin natin. Ang lettuce, hindi lang siya pang salad. Pwede rin siyang pang sinigang. Hiwain natin. Kahit pang huli na siya, pagkakulo, tsaka lang natin siya ilalagay. Kasi pinapapak nga natin ang hilaw ito. Lagyan din natin siya ng buong paminta. Habang kumukulo. Hayaan lang natin siyang kumulo ng 30 minutes to 45 minutes para lumambot yung karne. After 30 minutes, ilagay na natin ang sili. Boom! Para magpainit ng kaunti sa ating buhay. After 5 minutes na may lagay natin ng sili, ayan na siya. Lalagyan na natin siya ng sinigang mix. Lalagyan natin ng sinigang mix. Yan. Hindi na kinikilig sa'yo ang asawa mo, lahat mo. Yan. Ewan ko lang kung hindi kilingin sa atin yan. Haluin lang uli natin. Halo-halo. Yung ribs niya malambot na. Wow. Pakuluin lang natin. Tapos, lalagay na natin ang gulay. Pan muna. Lagyan lang natin siya ng pamintang durog. Oop, nakatakip. Yan. Yung patis na nilagay natin kanina sa gisa, di na natin dinagdagan yun. Yun na yun. Titikman ko lang ha. Yung asim kung tama lang. Mmm, yummy! Nakakakilig!
Dahil limited lang yung ingredients natin dito sa ibang bansa, nagagawa talaga tayo ng paraan para makatikim tayo ng pagkain Pinoy. Lalagyan na natin ang asparagus. Ito ay mabilis lang tumaluto. Kasi pwede mo itong papakin. Saglit lang yan. 1 minute, luto na yan. Haluin lang. Pag kumulo, nice na yan. Oh, yummy. Parang sinigang na asparagus. After a minute, pag kulo, lalagay na natin yung lettuce. Ito yung panghalili natin sa kangkong. Wala kasi dito yung kangkong. Yan. Pwede na natin patayin. Hayaan na natin yung kulo ang magluto sa kanya. Kasi ito yung hindi naman kailangan talaga lutuin. Luto na ang ating sinigang with asparagus and lettuce.